we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga dapat tutukan sa Balitang Southern Tagalog. Fare increase sa lahat ng pampublikong sasakyan, aprobado na ng LTFRB. Taas pasahe, kulang ayon sa samahan ng bus drivers sa bansa. Isa patay, isa sugatan sa magkahiwalay na pamamaril sa Batangas at Quezon. Publiko, pinaalalahanan na maging maingat sa pagbili ng Christmas lights. Safety tips sa pagbili ng Christmas lights, alamin. At pansit lomi, kinilalang isa sa pinakamasarap na noodle dish ng isang food website. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Fare increase sa lahat ng pampublikong sasakyan, aprobado na ng LTFRB. Taas pasahe, kulang ayon sa samahan ng bus drivers sa bansa. Ang detalye sa live report ni Andrew Bernardo. Andrew? IV traditional, modern jeep, bus, taxi, saka TNVS. IV, ito yung mga sasakyan na ginagamit sa pampublikong transportasyon na magpapatupad ng sabayang dagdag singil sa pamasahe sa susunod na buwan. Alam mo, Ivy, hati yung naging reaksyon ng mga bus drivers at mga pasahero sa ipatutupad na dagdag singil sa pamasahe. Magtataas ang singil sa pasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon matapos itong aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa isang pahayag na inilabas ng LTFRB noong Biyernes, sinabing nasa 2 piso ang itataas ng base fare para sa ordinary, city at provincial bus sa bansa. Dagdag pahirap daw ito para sa estudyanteng si Paula mula sa Lemery Lalot, Lingguhan ng Luwas, Pamaynila. Paano po yung mga lagi pong nakapabalik-balik po sa, paano po yung mga napasok po? Ganito rin ang sentimiento ni Noel na Lingguhan ang balik sa Maynila dahil nagtatrabaho sa isang food company sa lungsod. Siyempre, hindi naman agad-agad tumataas yung sweldo namin. Kaunting higpit ng sinturon para sa budget. Pero para sa driver ng bus na si Luis, magandang balita ang dagdag singil sa pamasahe. Baga magkatas po pamasahe, magkatas din po sa out. Makakatulong naman po yun. Malaking bagay rin daw ito para sa mahigit 60 empleyado ng bus terminal na ito sa Lemery, lalo't labis na naperwisyo ng COVID-19 at mataas na presyo ng langis. Kung madadagdagan po ng kaunti yung pamasahe natin, kasi kung yung pong dating pasahero natin ay ganun pa rin, ibig sabihin, madadagdagan po yung ating income, madadagdag po natin para dun sa pambayad natin, sa pang-expenses natin, pambayad sa diesel. Para naman sa samahan ng bus drivers sa bansa, kulang ang inaprubahang taas singil sa pamasahe. Eh kami, meron kaming tolki. Pagpapasok kami ng Manila, meron kaming dagdag na gastos. At meron kami requirement na kailangan maglagay kami ng CCTV, ng GPS, at saka yung mga speedometer na may monthly na gastusin yun eh. Samantala, nagtaas din ng piso ang base fare ng traditional maging modernong jeep, habang 5 piso ang dagdag singil sa base fare ng taxi at TNVS. Maaari namang ipatupad ang fare hike sa susunod na buwan.
Ivy, sabi ng samahan ng bus driver dito sa bansa, bagamat natutuwa sila doon sa inaprubahan ng LTFRB na dagdag singil sa pamasahe, kalahati lamang daw ito nung kanilang naging petisyon. Kaya naman, sa ngayon, pinag-iisipan nila na maghain muli ng bagong petisyon na hihilingin muli nila yung pagtataas singil sa pamasahe doon sa mga pampasaherong bus. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Lalaki patay sa pamamaril sa Nasugbu, Batangas. Naka-alerto si Andrew Bernardo. Wala kayong karapatan na kunin ang buhay ng asawa ko. Hindi niya deserve ang gantong magkamatay. Naghihinagpis si Aling Presi sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa na si Roderick. Dead on the spot ito ng pagbabarilin ng riding in tandem habang sakay ng kanyang tricycle sa kahabaan ng Consuelo Street, Barangay 2, Nasugbu, Batangas, mag-aalas 4 ng madaling araw kahapon. Parang hindi naman makatarungan talaga eh. Wala naman kaming alam na kaaway. Wala yung nakakaaway. Kahit itanong sa nga, ang sasabihin nila, napakabait na marunong makisama talaga. Ayon sa pulisya, tama ng bala sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Kwento ni Presi, galing umano ang asawa sa bahay at mag-aangkat ng isda sa Kalatagan. Bukod sa kanya, naulila nito ang dalawang anak na 4 at 9 na taong gulang pa lang. Ang liit pa ng mga anak na. Siya lang naman talaga na inaasahan namin. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ng mga anak ko. Sa ibinahaging CCTV footage ng Nasugbu Police sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, makikitang nakailang ikot sa lugar ang mga salarin bago mangyari ang pamamaril. Pattern yung ano, yung kanyang galaw, yung nasubaybayan siya. So yung oras ng pag-alis, kung saan yung way ng punta niya sa ganong oras. Isinantabi naman ng PNP ang anggulong robbery. Kanyang belt bag, naiwan niya. Tapos intact din yung kanyang gamit, yung cellphone, sing-sing, yun. Yung isang malaking sing-sing, sinasabi ng asawa, nawala. Pero nakita rin naman nila sa bahay. Sa ngayon, blanco pa ang PNP sa motibo ng krimen habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Katarungan hustisya talaga para sa asawa ko. Yun lang, kahit hindi na naman may babalik ang buhay. Hustisya. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog. Landmine at ilan pang gamit na kumpiska sa bundok na umano'y pinagtataguan ng mga rebuilding grupo sa Taysan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Matapos sumuko noong September 15, itinuro ng dating kasapi ng grupong CPP-NPA-NDF sa 59th Infantry Battalion ang mga lokasyon na madalas na tinutungo umano ng mga rebuilding grupo. Para umano mapatunayan na siya'y miyembro ng kilusan, itinuro niya sa mga otoridad ang kinaroroonan ng mga gamit ng dating grupo. Isa yun sa mga patunay niya na siya ay NPA na gusto niya sumuko, na itinuro niya kung saan nilalagay temporarily yung kanilang mga armas. Tinungo ng tropa ng 59IB ang sityo Amatong, Barangay Ginhawa, Taysan, Batangas, kung saan tumambad sa kanila ang isang landmine na may bigat na tinatayang 6 kilo. Nakuha rin sa lugar ang nasa humigit kumulang 50 metrong haba ng detonating cord, mga pagkain at mga kasangkapan sa pagluto. Bali yung mga components noon, yun ang pinakang main na tinuro niya kung saan nakalagay. IAD po ito, ayaw natin ito kasi kahit sino pwedeng tamaan ito eh. Patuloy naman ang paghimok ng kasundaluhan sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob ng mga kasaping grupong CPP-NPA-NDF sa pamahalaan. Malaki po ang probabilidad na itong mga kasama ni Kaarya ang mga nagsipagbalik loob na pagkatapos itong mga 7 inkwentro dyan sa atin. Siguro po ay dahil napapagod na sila, tinuturo na sila ng mga kababayan natin ng Batanggenyo kung nasaan. Siguro yung naramdaman na nila na mas mabuti ng sumuko. Kaya ito dahan-dahan ang sumusuko. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Publiko, pinaalalahanan na maging maingat sa pagbili ng Christmas lights. Safety tips sa pagbili ng Christmas lights, alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul?
Ace ang bili ng BFP na bumili lamang ng mga pailaw sa mga mapagkakatiwalaang tindahan para iwas disgrasya. Ayon naman sa DTI Batangas, dapat may PS markings at ICC sticker yung mga bibilhing Christmas lights. Hudyat ang Ber month sa pagsisimula ng Pasko sa Pilipinas. Hudyat din ito sa pagkakabit ng nagagandahan at kumikislap na Christmas lights, pandekorasyon sa loob at labas ng bahay. Pero sabi ng BFP Batangas, maging mabusisi sa pagpili ng mga bibilhing pailaw. Baka raw kasi sa halip na maging merry ang Christmas, mauwi pa sa disgrasya kung depektibo o substandard ang bibilhing Christmas lights. Napakahalaga po na yung ating gagamitin na mga Christmas light ay mula po doon sa mga mapagkakatiwalaan natin po mga sources o mga tindahan. Meron din po tayong mga palatandaan kung paano po makikita kung alin yung mga tinatawag natin na, ano, na mga safe na mga produkto. Sa pagpili ng mga pailaw, unang dapat hanapin sa packaging kung may PS mark o ICC sticker ito. Tanda raw ito na dumaan sa pagsusuri ang produkto. Kung locally manufactured ang Christmas lights, dapat dito ay may PS license at nandoon yung tinatawag nating PS mark, looks like a globe. Kung yung Christmas lights naman po ay imported, dapat po mayroong tinatawag nating ICC mark. Magkatuwang daw ang DTI, BFP, PNP at LGU sa inspeksyon sa mga negosyong nagtitinda ng mga Christmas lights. We have to make it sure po na bago natin ibenta yan sa merkado, kasabit na po doon yung ICC stickers. Meron po tayong Oplan, Iwas Paputok, Oplan, Yulitide, kung saan po ang mga bombero ay pumupunta po sa mga establishmento upang makita kung substandard ba or nasa standard yung kanilang ibinebenta. Dahil kadalasan daw nasanhi ng sunog ang electrical wiring, dapat daw iwasan ang octopus wiring. Huwag din daw magkakabit ng Christmas light sa kurtina. I-unplug ang pailaw kapag tutulog na sa gabi at huwag hahayaang nakabukas ang Christmas lights kapag aalis ng bahay. Isa din po sa pamantayan ng safety na huwag po nating paglapit-lapitin yung tinatawag nating sources of ignition at yung pong ano at saka yung pong mga fuel ano, so yung pong mga sinasabi natin na papel halimbawa, supa. Wala pa raw napapaulat sa BFP na sunog na may kinalaman sa nag-short circuit na Christmas lights. Mahalaga raw na dapat tandaan ito ng bawat pamilya lalo at sa loob ng bahay nagsisimula ang kaligtasan. Eh, alam mo, pwedeng makumpiska ng mga otoridad yung mga ibinebentang produkto kung mapapatunayang substandard ang mga ito, kaya payo nila sa mga negosyante na kumuha lamang ng ibebentang produkto sa mga lehitimong supplier. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Higit 300 estudyante sa Ibaan, Batangas, natanggap na ang kanilang educational cash assistance mula sa DSWD. May report si Denise Abante. Abot tengang ngiti ang bungad sa amin ni Nanay Naida Alonzo nang puntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa kanilang tahanan sa poblasyon Ibaan, Batangas. Tatlo kasi sa pitong anak niya ang nakatanggap ng educational assistance mula sa DSWD. Sila naman po ay nagkaroon ng mga advisories kung saan po pwedeng mag-register ang ating mga interested na beneficiaries para po sila ay maka-access dun sa link at the same time sila po ay makakuha ng kanilang inaasahan na educational assistance nga po. Matapos makatanggap ng text message noong September 17, kaagad na silang pumunta sa Recto Gym kung saan ginanap ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Mahalaga po kasi ma'am kasi iyon po ay ang aking mga anak ay walang uniform, makakabili po. Ang sahod naman po hindi naman magkakasya eh. Sa dami baga namang pinapapasok. Sa tala ng MSWDO Ibaan, nasa 331 students ang nabigyan ng cash assistance noong Sabado. Laking tuwa ni Nanay Naida nang makatanggap ng ayuda. Inilaan daw kasi niya ito para maipambili ng mga bagong notebook at gamit ng kanyang mga anak. Samantala, hanggang September 24 na lamang ang huling araw ng pamamahagi ng assistance ayon sa DSWD. Siguro yung mga estudyante na hindi nakatanggap sa ngayon, hindi din namin alam kung magkakaroon pa ulit ng pagbubukas ng bagong link ang DSWD. Siguro intay lang tayo kung meron tayong mag-o-open ulit sila. At kung hindi naman, ang amin naman pong local government unit ay meron din pong mga ganitong programa. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ikatlong sunod na bawas presyo sa produktong petrolyo nakatakdang ipatupad bukas September 20. Grupong Piston panawagan ang pagtatanggal ng buwis sa langis. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Isa na namang rollback ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng produktong petrolyo bukas, September 20. Nasa mahigit 4 na piso ang ibabawas sa presyo ng diesel at kerosene, habang 30 sentimo naman sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, dulot pa rin ito ng mababang demand sa international market. Dahil doon sa COVID issue pa rin ng China, and then tsaka doon sa pangamba na dahil sa pagtaas ng mga interest rates sa mga central banks pa rin ng malalaking bansa, baka magkaroon ng recession sa susunod na taon. So, ibig sabihin, kapag may recession, yung economic activity din bumagal. Ang rollback, ikinatuwa ng motoristang si Ryan. Malaking bagay yun kasi tulad namin, sumusundo ng bata araw-araw. Siyempre, malaking bagay yung 4 na piso. Masaya din dito ang pamunuan ng gasoline station na ito sa Balayan. Medyo maganda naman sir ang sales natin pag gano'n ng mga may rollback, unlike ng pataas. Dismayado naman ng rider na si Aji dahil 30 sentimo lang ang bawas presyo sa gasolina. Ang pera na sa iba, bakit nagbaba yung bayarin? Hindi. Maganda sana kung pare-parehas nagbaba. Hindi naman palagi sabay ang magkaiba din ng sitwasyon. Maaaring mataas naman ang demand sa gasoline. Pero para sa mga tricycle drivers na ito, ayos lang kung mababa ang rollback sa gasolina. May malaking bagay na rin yun, okay lang yun. Hanap talaga namin mga gasolinehan na mas mababa pa . Okay na ho yun, malaking bagay na ho yun para sa amin. Malaking tulong na rin yun. Pasalamat naman sa rollback ang ilang jeepney drivers. Ayos na rin dahil dito naman ay ang biyahe pagka mahalaga kumita ka ng konti, okay na. Malaking bagay sa mga driver, sa mga namamasada. Dahil makakabalid doon sa ginagamit namin, sa isang ikot ay makaka-minus kami ng mga 20 pesos kung 4 na pesos ang ibababa. Pero para sa grupong Piston, mawawala ng saysayang rollback kung patuloy sa pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hiling nila. Kailangan na yung ang galawin niya yung buwis sa produktong petrolyo dahil ito yung nagdudulot yung pagbaba ng mga bilihin at kahit paano ay makakasabay yung sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Bukod naman sa mga motorista, makikinabang din sa rollback ang mga maliliit na negosyo. Okay lang, kikita din. Kikita lang mas maganda. Pagbaba syempre ng gasolina, baba din ang presyo ng aming paninda, nakakatulong naman sa aming mga customer yun. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. 43 anyos na lalaki, pinagbabaril matapos umanong isumbong ang suspect na nangunguha ng saging sa may-ari ng lupa sa Chaong, Quezon. Nakaalerto si Paul Hernandez. Pinaghahanap ng mga otoridad ngayon ang isang Manuel Mailig sa bayan ng Chaong, Quezon. Suspect si Mailig sa pamamaril ng kapitbahay nitong si Nilo Alvarez ng barangay Bukal sa nasabing bayan. Sa report ng Chaong Police, personal na galit ang motibo ng pamamaril ng suspect. Isinumbong daw kasi ni Alvarez si Mailig sa may-ari ng sagingan na kumukuha umano ito ng mga bunga ng saging. Mga nakaraang araw lang din, madami kasing nawawala doon na saging, siyang naisumbong. So, para lumalabas ay siya lahat yung nagtanakaw, kaya nagalit itong si suspect natin. Binaril daw ang biktima sa bahay mismo nito. Tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ni Alvarez. Kalibre 38 baril ang sinasabing ginamit ng suspect sa krimen. Kaagad daw tumakas ang suspect matapos isagawa ang pamamaril. Nagkaroon ng failure to surrender itong ating suspect. No? After the incident, hanggang sa ngayon ay hindi na rin po pa-contact ng pamilya. Hindi na rin po namin na malukit kung saan yung pinaroroonan itong ating suspect. So
negative na yung surrender nito. Inihahanda na ng pulisya ang kaukulang dokumento sa pagsasampa ng kasong frustrated murder laban sa suspect. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang biktima at pamilya ng suspect hinggil sa pangyayari. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kalabosong isang barangay Kagawad matapos mahulihan ng baril at granada na wala umanong kaukulang dokumento sa barangay Santikob, Laurel, Batangas. Nakuha sa sospek ang black sling bag, isang caliber 38 revolver na walang serial number at apat na bala. Narecover din sa kanyang isang hand grenade, isang 9mm pistol, isang magazine ng caliber 9mm at mga bala. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Qualified Unlawful Possession of Small Arms and Ammunitions at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosive. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang sospek. Pumalo na sa 3,920,693 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 2,367 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,831,743 ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 529,743 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 1,690 ang active cases. Nasa 514,251 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH Calabarzon. Sa Mimaropa Region naman, umabot na sa 41,635 ang tinamaan ng virus, kung saan nasa 252 ang active cases. Nasa 39,575 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng DOH Mimaropa. Pansit Lomi, kinilalang isa sa pinakamasarap na noodle dish ng isang food website. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung toppings lang din ang pag-uusapan, mabubusog ka na kapag inihain na sa'yo ang loming Batangas. Kumpletos recados mula kikiam, pork liver, itlog, chicharon at ang nakatatakam na lechon kawali. Ang noodles nito, cooked with love. Kaya nga hinirang ito na isa sa pinakamasasarap na noodle dish ng isang food website na Taste Atlas. Nasa 48th pwesto ang Pansit Lomi. Nanguna sa listahan ng top 50 best noodle dish ang Khao Soi ng Thailand, sinundan ng Tonkotsu Ramen ng Japan. Proud ang restaurant manager na si Hanilet dahil pasok sa ranking ang certified hit na pansit ng Batangas. Sobrang proud dahil kumbaga yung parang dati, parang pang merienda lang ng mga Batanggenyo, kinikilala na sa buong mundo. Bukod daw sa kaldo soup na nagpapalinamnam sa lomi, nasa tamang pagluluto raw ng noodles nito ang sikreto. So yung lomi dapat masarap yung sabaw niya, tama yung apoy niya, tapos yung lambot ng noodles niya, then yung consistency. Yun talaga, hindi pwede sa loming Batangas yung malabnaw. Perfect sa anumang oras o panahon, kaya't binabalik-balikan ang pansit lomi. Ang pagbisita sa Batangas, hindi raw makukumpleto kung hindi matitikman ang pansit na ito. Bukod sa lomi, nasa listahan din ang pansit Canton at pansit Palabo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Arellano Chiefs pinutol ang winning streak ng Letran Knights matapos ipalasap ang unang talo sa score na 72-69. Yan at iba pang kaganapan sa NCAA Season 98, silipin sa report ni Diane Loqueliano. Binura ng Arellano Chiefs ang double-digit na kalamangan ng Letran upang talunin ang Knights sa score na 72-69 sa NCAA Season 98. Pinalasap ng Chiefs sa Knights ang kanilang kauna-unahang pagkatalo simula noong 2019. Bumida si Cade Flores para sa Chiefs matapos kumamada ng 18 points at 9 rebounds. May tsansa ang Knights na itabla ang laro pero nagmintis ang tira ni Kurt Rayson. Nalusutan ng San Sebastian Golden Stags ang Mapua Cardinals sa makapigil hiningang 57-56 score sa kanilang pagtatapat sa NCAA Season 98. Tumikada ng 3-point shot si Joaquin Garcia ng Cardinals sa huling 7 segundo ng laro pero nagmintis. Nakuha ni Raymart Escobedo ng Golden Stags ang rebound at inubos na ang oras upang iselyo ang panalo. Bumida si Romel Calahat sa laro sa kanyang double-double performance na 17 points at 17 rebounds. Makakaharap ng Golden Stags ang Red Lions sa Miyerkules habang makakasagupa naman ang Cardinals ang Delta sa Biyernes.
Pinadapa ng JRU Heavy Bombers ang EAC General sa kanilang pagharap sa NCAA Season 98 sa score na 97-74. Ito ang kauna-unahang panalo ng JRU sa tatlong laro habang hindi pa nakakapag-ukit ng kahit isang panalo ang EAC. Nagsanibwersa si Adjam Miranda at William C. upang pangunahan ng Heavy Bombers matapos umiscore ng tig 20 puntos sa laro. Nagdagdag din ng 17 points si JL De Los Santos. Bumida si Gael Patrick Montaño at Enoch Valdez para sa LPU Pirates upang pataubin ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 98 sa score na 89-81. Kumamada ng 18 points si Montaño at nagdagdag naman ng 17 markers si Valdez para sa panalo ng LPU. Uminit ang Pirates sa ikatlong yugto ng laro kung saan nagpakawala sila ng 12-0 run upang makalapit sa Red Lions sa 54-52. Naungusan nila ang Red Lions sa 66-65 at hindi na binitawan ang momentum hanggang sa matapos ang laro. Samantala, magtatapat ang Perpetual Altas at Binil Blazers na susundan ang sagupaan ng Lyceum Pirates at EAC Generals bukas, araw ng Martes. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ilang residente sa isang barangay sa Lian, Batangas, isang buwan nang nakararanas ng pagbaha. Samantala, habagat patuloy na magdadala ng pag-ulan sa Calabar Zone at ilan pang bahagi ng bansa ayon sa PAGASA. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Walang ulan pero lubog sa baha ang compound na ito sa barangay Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa residenteng si Dave, hirap silang kumilos sa lugar. Ang problema pati, yung kabilang daan namin, hanggang tag-araw may tubig na. Hindi na mawala ang tubig dahil wala nang takbuhan ng tubig na. Kaya napakalaking epekto. Labis na mga apektado ang mga alagang manok ni Ferdinand. Kung nangyayari, nagkakasakit ang manok. Pag hindi mo napakain ng antibiotics o na-injection na ng antibiotics, namamatay ang manok. Guwangan ito. Guwangan itong, dahil kasi masyadong madumi yung kanyang nakakain ng manok, siyempre. Ayon kay Ferdinand, mag-iisang buwan na ang baha sa lugar. Kaya si Aling Lina, nababahala na para sa kalusugan ng nag-iisang anak. Nangangati ang paa. Naikot pa sila sa pagtatapon ng basura. Bukod sa banta ng sakit, hindi na rin daw mailuto ng mga residente yung nakatanim na kangkong sa lugar na ito. At kung mapapansin, tuyo na yung mga dahon ng mga puno na nakatanim dito. Ang pinangangambahan pa ng mga residente, baka daw tuluyan ang mamatay yung mga puno dito. Ayon sa barangay chairman ng Matabungkay, ang pagbaha ay resulta ng konstruksyon ng kalsada sa lugar. Dati siya kasi hindi ganyan, nakatakbo sa kanal dahil wala pa mga kalsada. Ito na maglagay ng kalsada, tumaas. Hindi na nakakahara ngayon para makatakbo ang tubig pupunta doon sa aming doon. Pupunta ang dagat. Nag-aalala naman ang mga residente na lalong bumahas sa lugar, lalo't may banta ng pag-ulan na dulot ng habagat. Di ang maganda po sana magawa ng resolba itong aming naranasang kabahan dito. Ay, papalaw ko po ulit sa munisipyo. Magkakanal. Para hindi po nakatigil ang tubig dyan, hindi po nakastagnant dyan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Balitang Southern Tagalog sa Lian LGU para sa kanilang pahayag ukol dito. Samantala, maaari pa umanong madagdagan ng baha sa lugar dahil ayon sa PAGASA, magdadala ng pag-ulan ng habagat na pinalakas ni Bagyong Josie na lumabas na sa PAR. Southwest monsoon. Tapos localized thunderstorm. Kasi yun naman yung season natin sa ngayon. At dala pa nga rin yung pinanakas ni Josie na lumabas na. Sa tala ng Office of the Civil Defense Calabar Zone, walang naitalang pinsala na idinulot sa Calabar Zone ang Bagyong Josie. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Presyo ng native na bawang sa lubang Occidental Mindoro bumaba dahil sa matumal na bentahan. Si Mark Lavaro nakatutok.
Kung dati raw, ang mga native bawang na ito sa Lubang Island sa Occidental Mindoro, mabibili sa halagang 400 o 300 piso ang kada kilo. Ngayon, 30 pesos na lang at minsan pangaraw ay mas mababa pa rito. Isa raw sa dahilan kung bakit mababa ang presyuhan nito ngayon sa merkado ay ang matumal na bentahan ng bawang. Ngayon po ay hindi naman gano'n na karami ang supply po. Siguro mga less than 20 tons na lang po ang supply ng bawang sa buong lubang. Kaya alam po, ang naging problema po dyan ay wala pong namili. Apektado na nga raw ang kanilang mga produktong bawang dahil sa paghihigpit noong pandemya, pasakit pa ngayon para sa mga magsasaka ang mababang presyuhan nito dahil umano sa pagluwag ng importasyon ng bawang mula sa ibang bansa. Isa po kami sa mga malalaking producer ng bawang noong panahon na napakalakas po ng native garlic dahil second ang Mindoro noon sa second largest producer ng bawang. Kami po ang isa sa una sa Occidental Mindoro na talagang maraming inaanim bawang. Ayon naman sa Agriculture Office, magmula pala ng July, talagang 20 hanggang 40 lang ang pinakamataas na pinipili. Ang nakakabenta lang siguro ng medyo magandang presyo, kaya lang retail. Yung inaanim nila, kumbaga nilalagyan nila ng design. Kaya naman panawagan ng Lubang LGU sa pamahalaan, tulungan sila at ang kanilang mga magsasaka na muling makabangon. Kami po naman sa Lubang, kami po ay nananawagan sa Department of Agriculture na kung po pwede po, umuwi po sila sa amin at kami po ay nakahanda namang matuto kung ano man po ang pwede namin itanim at pagkakitaan ng aming mga magsasaka. Mark Lavaro, Balitang Southern Tagalog. Bayanihan sa paglilinis sa mga baybayin isinagawa sa iba't ibang lugar sa Calabar Zone. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Paboritong dayuhin ng mga divers ang Mabini, Batangas sa pagsasagawa ng mga underwater activities. Nitong weekend, sama-samang tumulak ang iba't ibang grupo rito. Misyon na kumolekta ng basura sa Pampang hanggang sa ilalim ng dagat. Bahagi ito ng pakikiisa ng munisipyo ng Mabini sa International Coastal Cleanup. Sako-sakong mga basura ang nakuha nila mula sa Pampang hanggang sa ilalim ng dagat. May mga kahoy, goma, pet bottles at mga bote. Sa report ng Mabini Tourism Office, higit 4,000 kilo ng mga basura ang nakuha. Karamihan din mga plastic actually, na hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ay basura nga ng Mabini. Pero andyan na yan, kailangan nating maging responsable. Ayon sa DENR, madalas na food packaging ang naiiwan sa ilalim ng dagat. Lubhang nakakasira raw ang mga ito sa marine life. Estimate po natin na nasa 40% po ng mga nakokollect natin in one cleanup event ay composed of mga food packaging or food waste. Po. So in terms of kilograms po yun, not in number. Tumugon sa panawagan pati ang isang non-government organization. Ginagawa raw nila ito para may maabutan pang ganda ng kalikasan ang susunod na henerasyon. Dapat talaga gawin na ngayon na po. Para po may abutan pa yung mga anak natin at yung mga anak nila. Kung hindi, sa tingin ko wala na po mga matitira. At puro basura na po talaga. Nakiisa rin sa cleanup day ang Lipa City LGU, katuwang ang iba't ibang ahensya ng lungsod sa Sityo Tagbakin, Barangay Halang. Bukod sa pakikiisa sa International Coastal Cleanup Day, pangangalaga rin daw ito sa Lipa Taal Lake View kung saan isa ito sa tourist spot ng lungsod. Sa Barangay Talisay naman, sa bayan ng Kalatagan, bukod sa coastal cleanup, nagsagawa rin sila ng mangrove planting activity sa lugar. Humigit kumulang 1,000 naman ang nakilahok at naglinis sa mga coastal at river areas sa San Juan, Batangas. Sa isang eskwelahan namang ito sa Batangas City, nakiisa rin ang mga mag-aaral, mga magulang at maging mga guro sa paglilinis sa loob at labas ng paaralan. Isinagawa rin sa Oriental Mindoro ang paglilinis ng 5 coastal barangay na nasasakupan ng bayan ng Nauhan. Layunin daw nitong hikayati ng mga mamamayan at komunidad na tumugon at makiisa sa paglilinis at pagprotekta sa kapaligiran. Hindi man daw pang matagalang solusyon, makuhulugan daw ito para ihatid sa marami ang mensahe na bawat isa ay may tungkuling dapat gampanan para protektahan ang kalikasan. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.
Umabot na sa 162,134,848 ang kabuang bilang ng naibakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard ng Department of Health, nasa mahigit 70 million naman ang nakatanggap ng first dose, habang mahigit 72 million naman ang complete dose at nasa 18,883,456 naman ang booster dose. Handicrafts na gawa ng mga PDL sa Batangas tampok sa trade fair sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa likod ng matataas na bakod at pader ng mga piitan sa Batangas, maaaninag ang pag-asa at pagsisikap ng mga person deprived of liberty o PDL. Pinatutunayan na kahit nasa bilangguan, posibleng maging produktibo sa buhay. Tampok sa isang mall sa Batangas City ang handicrafts na gawa nila gaya ng coin purse, mga basahan, alkansya, handbags at mga abstract paintings. Bunga ang mga ito ng kanilang malikhaing pag-iisip, sipag at tiyaga sa loob ng piitan. Yung jail unit, sila yung merong pondo or materialis na binibigay sa mga PDL. Then yung labor cost na napoproduce dito sa products, so bumabalik yun sa mga PDL natin. Pinilahan ng iba't ibang produkto ng mga mamimili. Pagpapakita raw ito ng suporta sa talento ng mga kababayang walang pansamantalang kalayaan sa labas. Tapos mahirap po yung ginagawa nilang ganito. Malaking tulong po yan sa kanila. Gawang dito kahit na sino na, I mean, especially yung sa mga inmates. I will help them in my little own special way. Surpresa ring hinandugan ng libreng food cart ang dating PDL na si Sheila. Emosyonal na tinanggap ang regalo ng BJMP sa kanya. Malaking bagay raw ito para sa kanyang pamilya. Para po mapagtapos ko po yung mga anak ko. Para din po tumanaw ng utang na loob sa alamam at kalasaya sa BJMP po. Ayon sa BJMP, para sa mga nasa bilangguan ng kita na mga napagbentahang produkto, kabahagi rin dito ang pamilya nila sa labas. Sana pag sila'y makakabalik sa ating community, ay bigyan natin sila ng pagkakataon para patunayan muli, ibangon muli ang kanilang mga pangalan at sila'y maging makakatulong sa ating lipunan. Patuloy ang product exposition ng BJMP sa iba't ibang lugar para matulungang maging mas produktibo ang pananatili ng mga PDL sa likod ng mga rehas. Kasama si JR Manares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.